ni Jarius Bondo. Alamin ang kaganapan sa likod ng mga balita. Sapol ni Jarius Bondo. Makiscoop sa mga puputok na issue. Sapol ni Jarius Bondo. Mainit na komentaryo. Malalimang interview. Special report. Scoop at tips sa modernang buhay. Sapol ni Jarius Bondo. At ngayon, narito na ang batikang kolumnista, Journalist of the Year ng Metrobank Foundation, Hall of Fame Journalist and Opinion Writer of the Year ng Rotary Club of Manila, and Golden Dove Awardee, Mr. Jarius Bondo, kasama si Miss Marisa. Good morning, Philippines. Good morning, Miss Marisa. Good morning, Jarius. Good morning, mga kaibigan. It's a beautiful first Saturday of June. Oo nga naman, ang gulo-gulo, ang gulo-gulo. Ano na ba talaga nangyayari? Baliktad na ba ang mundo? It's 3 minutes after 8. Yan ay awit ni Danny Fabella. Yon. No? Ng Musigang Bayan. Alam mo kung kailan pa yan? Alam mo kung pinerform niya to? Noong August 13, 2009. Oo, 2009 pa. Ay, ilang taon ang nakalipas ngayon? 12 years. Yeah, 13 na. Oo. Pero ang gulo-gulo pa rin nga. Nagkaroon ng National Consultation on Ecological Justice and Ecological Debt at the Bishop Laverne Mercado Ecumenical Center. Ayun, Sonia Plinayan. Oo. Ang tagal na. 12 years ago. Pero ganun pa rin. Ano, baliktad nga. Ito ngang nakakalungkot ng balita nga, di ba? Papasok sa bilibid ngayon si Rodolfo Jun Losada. Isa siya sa mga naging ano noon, whistleblowers. Oo. Nung in-expose natin sa dito sa programang ito. Tsaka sa Philippine Star. Oo, nung 2007. Mm-mm. Nung March, and then tuloy-tuloy natin in-expose niyan. Lumitaw nga yung mga whistleblowers dito. Si Dante Madriaga, si Joey De Venecia, tapos later on, si Jun Losada, noong February 2008 na. Mm-hmm. At sinasabi, pinatotohanan nga niya yung testimonya sa Senado nung naon ng mga whistleblowers, ano? Mm-hmm. At sinabi niya, ito, binaraso nga itong si Secretary, noon ay Economic Meda. Secretary. Nice. No? Romulo Neri para i-approve ito. At sinangkot niya roon ang bibigat, ha? Ang bibigat na tao. Sinangkot niya doon sa NBN ZTE scam. National Broadband Network. Oo. Ano ba yung halaga nun? Ano ba yun? Ang totoong halaga nun, NBN? Yun ay gagawa ng parang isang network na Wi-Fi and cellular phone. Uh-huh. Para sa buong gobyerno. Lahat ng government agencies pagkakabit-kabitin. No, through one telephone system, cellular system. Ang ganda sana ng plano. Buong Pilipinas, mga local, national, regional, provincial governments. Iko-connect. Tapos, connect. Pwede rin mag-subscribe naman ang private sector. Pwede mag-subscribe kasi napakalaking network nga naman eh. Tapos, ano ba yun? $130 million dapat. Makakatipid ba ang gobyerno sa project na yun? Oo, sana. $130 million. Pero tuloy-tuloy na yan na system, na teknolohiya. Tapos, i-upgrade mo na lang pag may mga bagong, ano, di ba? Ganun naman yan eh. I-upgrade mo. Pero, ang problema, nagkaroon ng kickback. $130 million. Ang halaga ng project sana. Or about 7 billion pesos. Mm-mm. 7 billion pesos, $130 million. Kaso, pinatungan ng kickback, $200 million. Mas malaki pa. Ano ba yan? $200 million. O 10 billion. Kaya naging halaga niyan, $330 Kaya million dollars. Ito yung moderate the greed. Oo, moderate the greed, sinasabi na. Ang sabi nga ni Romineri, sabi niya, kung sabi mo yung mga taong involved dyan, moderate the greed. Ang sinasangkot nga ni Jun Losada noon, si Presidente Gloria Macapagal Arroyo mismo. Tapos nasangkot din si First Gentleman, Jose Miguel Arroyo. Mm-hmm. Tapos nasangkot din na nagbo-broker daw noon ay si Comelec Chairman. Oo, Benjamin Avalos. O, mabibigat na tao, mga sangkot noon. Pero, absuelto sila. Mm-hmm. Si Jun Losada kinasuhan.
sa isang anomalya raw doon sa ano, sa government agency kung saan ay presidente siya dati at CEO yung Philippine Forest Corporation. Philippine Forest. Oh, hinabla siya at saka yung kapatid niya, nagkaroon daw sila ng dealings doon. At sinasabi graft daw 'yon, ano? At sinentensyahan siya 6 to 10 years in prison. Oo. Noong 2016 sinentensyahan siya. Noong taon din 'yon, inabswelto naman ng Sandigan Bayan yung tatlong sinengkot niya doon sa NBNCT deal. CTE deal, no? Si President Arroyo, si First Gentleman Mike Arroyo, tsaka si Abalos. Inabswelto. Siya, sinentensyahan naman ng ibang kaso. Mm-hmm. Tapos, inapila niya sa Korte Suprema. Mm-hmm. Kung ba's yung decision last year, July 28, last year. Mm-hmm. Pero ngayon lang pinublicize, ngayon lang Marso. At sinabi nga, sentensyado siya, 6 to 10 years. Kaya na-shock siya. Nako, ako pa ngayon ang naparusahan. Ako pa ngayon, sabi niya, nagkatotoo yung mga banta sa akin, sabi niya noon, na nag-ausap kami noong Marso, nagkatotoo yung mga banta nila sa akin na ipakukulong nila ako, paparusahan nila ako, pagsisisihin nila ako na nagsabi ako ng katotohanan. Pero sabi niya, hindi ako nagsisisi. Hindi ako nagsisisi at hindi nila nabili ang aking kaluluwa. Pero di ba merong whistleblower act na pinapanukala? Wala na they're supposed to give protection to the whistleblowers. Ang nangyayari kasi parang witness protection program lang, ano? Ilalagay nila sa safe house. Pero gaya nito, iwi-way naman siguro. Pero kaya ba natin yan mamaya, ano? Bakit tayo magtapos ng programa? Tulong kayo pa mga details dyan eh. Malaki ko rin. Saka ibang mga related stories din dyan. Parang mga ganyan din eh, nang nagaganap eh. Yung mga susuplong, yung mga maliliit na nasasangkot, sila nakukulong. Yung mga malalaki na abswelto. Yun ang storya ng buhay ng Pilipinas. Ang storya ng buhay din natin ano, ngayon. Nahihirapan si President-elect. Nag-a-announce na siya, ano, si President-elect Ferdinand Marcos Jr. na mga pwedeng mga umaupo. Cabinet team oo, niya, no? Cabinet team sa justice and security and ano, and peace and order meron na siya. Sa may Secretary of Justice na siya. Yung Presidential Management Staff. Oo, may SILG na siya, Secretary of Interior and Local Government. Pero may economic team na siya. Meron siyang Secretary of Finance, may Department of Budget and Management head na siya. Mm-hmm. Meron din siyang papalit na doon sa Bank Tourism, Central. Meron na rin, oo. Mm-hmm. Pero hirap na hirap siya doon sa mga controversial na departamento tulad ng agriculture. Oh, yes. Eh, busit ang mga tao. Grabe. Dahil yung puro import tsaka puro smuggling ng agricultural products. Kung hindi ini-smuggle, bagsak talaga mga domestic producers. Kung hindi ini-smuggle, nag-i-import naman, binabawasan pa yung taripa na dapat mapunta naman dun sa mga domestic producers bilang tulong sa kanila. Kaya walang nangyutulong sa kanila. Lumalaga pa ang mga maliliit na negosyo nila. Mga magbababoy, magmamanok, magpapalay, magpamais, pati mga feed makers, ano, maggugulay, mga nag-grow, nagtatanim ng gulay, ano, tsaka prutas, no, pati mga nagtatanim ng tubo, sugarcane, ayan, nadadali sila, at mga mangingisda. At diba? Nag-import na naman ng isda ngayon mula China. Thing, that's the only thing they know, di ba? Yung pag nai-interview si Agot Balanoy ng mga farmers cooperatives sa Cordillera. Oh, yun ang sinasabi nila. Ito talaga yung nakagisna namin. Ito ang alam namin. Tapos, they're not earning. Lugi pa. Nga eh. Yan ang istorya ng Pilipinas. Babalikan natin yung mga yan. Ano? At ako'y babati na. Happy birthday kay Miss Aida Simborio. Uy, Aida. Ng Bureau of Internal Revenue. Kay Kit Villanueva, happy birthday. At Dr. Inge del Rosario of the EMEO Center for Psycho-Spiritual Formation, happy birthday, Inge. Happy birthday din kay Dan Songko, Rolly Francia ng Dole Info and Publication Services, and Mr. Jimmy Hill. Sa June 7 naman, happy birthday nila Sophie Coco Oviedo at Arlene Ocampo ng Fairview. Yan. Happy listening kila Jaime and Heidi Chua and Jerry Fang. Vanji and Beth Terrado. Attorney Alvin
and Mildred Romero ng Bikutan, Paranaque. Good morning! Kila Karenato Balagtas at mga senior citizens ng Jaen Nueva Ecija, kay Engineer Dante Aquino ng Dagupan City, Ate Baby Flor and Kuya Verly Escarilla ng Tanza, Cavite, Mon and Oji Conde ng Imus, Cavite. Hello, Oya Vasquez! And happy weekend kila Norbert Chinkuanco, Tony and Stella Silva, Mari Cabrera, Susan Najera, Jerry Bato, Godi Bamba, Tina Mendoza, Rudy and Livy ng Antipolo, at happy birthday kay Dr. Marika Guevara Estrada, ang sister-in-law ni Ma'am Juday. Yun. And good morning kila Ben and Lily Martillo ng Bulacan, Jason and Monique De Leon ng Caloocan, mga suki sa Fairview, Quezon City, Mar and Zenny Lee, Andy and Francis Aguila, Ed Nangkil, Queenie Inchausti, Yang and Lisa Bonilla, at kila Elmer Ngo and Maluyang Bao ng Elm Seafood Paluto dyan sa Calle Bistro. Sa mga gusto sumali sa ating usapan, text nyo lang kami dito sa 0999-376-6768. 0999-376-6768. Or pwede nyo kami sundan sa Facebook at YouTube sa DWIZ 882 page. We'd love to hear from you. May, don't forget your name and location. May text na nga kagad from Boyong. Sino si Boyong? Ay, hindi sinabi ang apelido. Diyan sabi niya, hindi lang sa Department of Agriculture daw nahihirapan magtalaga si President-elect Ferdinand Marcos Jr. Pati sa dalawa pang controversial na mga posisyon na pinalpak daw. Department of Transportation and Oo, sa Department of Energy. Uy, naku, nanganganib ang alam natin, electricity supply natin. Oh, tapos ang gulo sa transportasyon ngayon, ang daming umaangal na mga drivers, ano, mga commuters, naglabo-labo na. Tapos may mga nag-overprice daw ng mga transport companies ngayon, ano. Ay, wala pa rin nga pala doon sa controversial naman kasi maselan talagang mga departamento ito, mga posisyon. Wala pang Secretary of National Defense at Secretary of Foreign Affairs. Mabalikan natin yung mga tatalakayin natin yan. Sa pool ni Jarius Bondo. E-W-I-Z. At ngayon, balikan natin ang programang Sa pool ni Jarius Bondo. Okay. Yung mga nakikinig sa atin sa Melbourne, Australia, Ronnie and Mike Davidson, hello! Kila Albert Garcia ng Sydney, Ernie and Marian Wong and Arnel Roma Santa ng Toronto, and Manong Port Cruz ng Angeles, Pampanga, Mang Oka Katilo ng Infanta, on. Hello, hello! It's 8:17. Yung mga telepono natin ulit. Yeah, 0999-376-6768. Pwede din kayo magpadala ng messages nyo sa Facebook at YouTube. Puntahan nyo ang DWIZ 882 page. There. Mga baka may gusto kayong pabati rin. Pwedeng-pwede. Okay. Kanina pinag-uusapan natin yung Secretary of National Defense na position, ano, tsaka Secretary of Foreign Affairs. Ito, dalawang masaselang mga haharapin. Dalawang masaselang mga issues kasi, Foreign Affairs and Defense ang haharapin ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Ngayon pa lang, lumalaki na uli ang issue. Kanino? Sa China, of course. Nagdeklara ang China last month pa, no? A month ago, na ito sa buong South China Sea, kasama sa mga exclusive economic zone ng Pilipinas at mga ibang bansa rito, pati Malaysia, at Brunei, pati sa Vietnam, bawal mangisda, sabi ng China. Sa amin yan, at gusto namin pagbawal ang pangingisda dahil dahil gusto namin i-conserve yung ano diyan, mga laman dagat, yung pagkain daya, dagat. Oo. Ano nagawa naman natin yon? Pero sa ating internal waters, di ba, wala tayong pakialam sa mga
ISIS ng ibang bansa? Oh, hindi natin pinakikialaman yun. Oh. Mm-hmm. Pero nung nagprotesta ang Pilipinas, pinaprotesta rin yung dahil hinaharasan naman, ginagambala yung ating mga survey ships, ano, pati ng mga Ibigay University of the Philippines, saka yung mga nagnenegosyo sa atin, sinesurvey yung mga langis at gas natin dyan sa ating exclusive economic zone. Hinaharas, no? Makikipagkwentuhan tayo sa eksperto po rito, ano, at na-expose parati itong mga pangyayaring to at pinapayuhan ng gobyerno kung anong dapat gawin. At nakapag-tour na siya sa iba-ibang bansa, iba-ibang forum, ano, para i-discuss itong issue na to on our claim, on our sovereignty. Makakapanayam natin ngayong umaga, former Supreme Court Associate Justice Antonio Carvio. Thank you very much. Hello! Hello. Good morning, po. Magandang umaga sa inyo. Thank you very much for your time, Justice Carpio. Sir, paano ba itong, ano ba ang ibig sabihin ng China dito? Sinasabi nila, taon-taon, kailangan ipagbawal namin ang pangingisda dito sa buong karagatang ito. Ano po? At ayaw tanggapin yung protesta natin na, teka, sa aming karagatan yan, jurisdiction namin yan, exclusive economic zone namin yung bahagi nung pinagbabawalan yung pangisdaan. Ang intensyon ng China para i-assert yung kanilang claim, no? Kaya binaban nila. And isang ano yung paraan para ma-recognize yung kanilang nine-dash claim. So, simple lang reaction dapat natin dyan. Magprotesta tayo, first. Protest official, no, para formal. Second, papadala natin yung mga fishing boats natin doon to show na hindi tayo sumang-ayon sa fishing ban na yan. So, that is our counter. Papadala natin yung fishing fleet natin supported by our Coast Guard para mapakita sa China na we don't agree, no? Kasi kung mag-protest lang tayo tapos hindi tayo magpapadala ng fishing boats natin doon, parang we observe yung kanilang fishing ban. Then later on, that will be the norm already. Parang ina-accept na nila. Dapat, we have to show na hindi tayo sangayon, na papadala natin yung mga fishing boat natin, but of course protected by our Coast Guard. Pero pagka walang protection po, talagang hindi na lumayo-layag ang ating mga mangingisda. Natatakot din sila kasi ilang beses na sila na machine gun na water cannon, binangga pa nga doon sa recto bank, yung lumubog po yung Jember 1, ganun nangyayari. Tinututukan, kumisan, kinukumpiskahan pa ng mga huli. Hanggang doon sa Scarborough Shoal sa may Sambales po . Tama yan. Dapat protektahan talaga kasi hindi naman pupunta sa laut yung mga fishermen natin pag walang proteksyon kasi doon yung Coast Guard ng China . Dapat protected by our Coast Guard kasama our Navy kung pwede. Mm-hmm. So ang nagbabantay po ngayon at pumapasok sa ating mga karagatan ay China Coast Guard po. Wala na yung kanilang maritime milisya sa ngayon dahil binawal din nila yung fishing sa kanilang sarili mga kababayan. Ganun po ba? That's right. Kasi kung maritime militia, ang nagmamasquerade yan sila as fishermen. So, mapapahiya sila, no? Kasi dapat they should observe their own ban. Pero problema nila yan pag hindi... Because they can also fish beyond, no? Kasi yung fishing ban naman nila covers also the high seas, no? Sa high seas naman, pwede naman sila mangista dun, eh. But in the high seas, they cannot also ban, eh. Kasi yung high seas, that belongs to all countries of the world, to mankind, no? To entire mankind. So, hindi rin nila pwede impose yung ban nila sa high seas. So, dapat pwede rin tayo, padala rin natin mga fishing boats natin protected by our own Coast Guard. E malaki yung high seas sa South China Sea, about 25% of the South China Sea high seas yan . Mm-hmm. Kumbaga walang may-ari, hindi jurisdiction ng mga ibang bansa. Yes, we're outside the economic zone. Yeah, beyond the exclusive economic zone of any country, no? So everybody can fish there. But nobody can ban anyone, no? Kasi it belongs to everybody, eh. So hindi mo pwede, unless everybody will agree na, okay, may fishing ban tayo. Pero hindi pwede isang country lang
dikta sa lahat, no? Nireject po ng Chinese Embassy yung ating protesta at sinasabi, well, ina-assert nila na kanila raw yung buong karagatan ano, ng South China Sea. At sinabi pang unwarranted accusation daw yung ginawa ng ating Department of Foreign Affairs. Mm-hmm. Obviously, ayaw nilang tanggapin pa rin ano, hanggang ngayon, sir, yung ruling ng Permanent Court of Arbitration noong July 2016 na ina-assert nga natin sa Pilipinas yung mga karagatan na pinapasok nyo, yung iba namang karagatan na sa Vietnam, sa Brunei, sa Malaysia, ganun po, ano. Oh, they don't accept, hindi pa hanggang ngayon. But ang pwede nating gawin, together with the Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, dapat sabay tayo na we reject, we may common position tayo, we reject the ban, at saka magpapadala tayo ng fishing fleet natin, guarded by our Coast Guard or Navy, pwede, kaya naman, papayag naman siguro yung Vietnam, Malaysia, kasi affected sila eh. So we should come out with a common position. Mas malakas yun. Mm-hmm. Sa tingin niyo po ba, may magpapayo kaya ng ganyan sa bagong presidente po? Well, I don't know, no? Kung someone will advise him on that. But that's very natural, eh. Kasi pag pareho din sila, eh. Kasi they protest individually naman, eh. They don't agree. Eh, pwede tayo, we can come out with a common statement. Mas malakas yun. Oho. Kasi nauna na nga nagprotesta yung Vietnam, ano? Mm-hmm. Sinasabi lang, hindi nila tinatanggap yung fishing ban ng China. Ang Vietnam po ba, Malaysia, Brunei, Indonesia, pinoprotektahan yung kanilang mga mangingisla? Ah, yes, oo. Eh, in fact, yung Indonesia, hinuhuli nila yung mga fishing boat ng ibang bansa at saka pinapasabog nila eh. Yung Malaysia pinapaalis nila yung ano yung mga foreign fishing vessel na pumapasok sa exclusive economic zone nila. Nagagawa po ng ibang bansa, pero ang sinabi po kasi nung panahon ng kampanya ni Ferdinand Marcos Jr., ano po, sabi niya useless daw bumili ng mga patrol boats, patrol helicopters, kasi pag nagkagera sa China, ano po, ayan ay mauubos lang kagad sa loob ng isang linggo. ang ano po is, parang useless po patrolyahan at protektahan yung ating karagatan. Yun po yung nasabi niya noon eh. Oh, kasi parang gyera na agad yun eh, no? Ang kanilang thinking. Oh, ganun ba mangyayari? Halimbawa, prinotektahan nga ng Coast Guard natin yung ating mga mangingisda, tsaka ng BIFAR, ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Putukan ang bubong mangyayari kaagad yan? Hindi, of course not. Kasi katulad nga ng Vietnam and Malaysia, they really protect, no? Pinapadala nila yung Coast Guard nila. Wala namang gera. Hanggang ngayon, wala namang gera. Eh, pinapasabog pa nga ng Indonesia yung mga fishing boat at China. Wala namang gera. Eh, the only way na maprotektahan mo yung EEZ mo para hindi nakawin yung mga isda mo, papadala ka ng patrol boat, no? Kasi pag walang patrol boat, eh di papasok sila at mangiisda sila. Paano mo malaman na andun sila pag wala kang presence doon? You can only prevent kung andun ka. Kaya kailangan talaga yung patrol, whether the Coast Guard or Navy, dapat doon. Kasi pag kahit na may aeroplano ka, nakikita mo na nangiisda na sila sa EEZ mo, pag wala kang tao doon sa on the water, hindi mo mahihinto. So the only way talaga, magpapadala ka ng patrol boat. Kasi ganyan talagang ginagawa ng lahat na bansa para protektahan. Pag wala kang patrol boat, pag ayaw mo bumili ng patrol boat, wala kang ma-protect. You cannot protect anything. Wala kang ma-protektahan. Kasi the only way to protect is andoon ka talaga. Pero nangyayari po, parang nag-aalangan, ano po, halimbawa, Coast Guard natin, nag-aalangan pasukin or lumapit doon man lang sa ano no sa Scarborough Shoal, Panatag Shoal, ano po, at sinasabi baka kasi magkabanatan doon, ano, kaya hindi sila lumalapit gaano. Nakukumpara ito doon sa nangyayari naman sa Senkaku Islands ng Japan, ano po, na tuwing sinisikap ng China na okupahin yon, binobomba nila ng tubig, bombahan sila ng tubig. Water cannon. Kasi yung Scarborough Shoal naman territory yan eh, kasi it's above water at high tide, no? So, that's a territorial sea. But ang sabi ng UNCLOS Tribunal, we are not deciding who owns the
this territory, pero it's a common fishing ground. Eh, ang ginawa ng China, inakop nila, parang sila ang may hawak. No? So, ang dapat gagawin natin, we will first ask China na to sit down on common fishing ground. Kasi hindi pwede, everybody will just fish there, eh, mauubos yan. Kailangan sustainable fishing. May quota bawat bansa kung ilang tonelada makukuha nilang isda, no? That's how it's done. At saka, what months of the year na may fishing ban para to allow the fish to regenerate, no? So, ang pag-ayaw ng China to negotiate, we go to the tribunal. Sabihin natin, kailangan may fishing, common fishing rules. Kasi hindi naman pwede sila lang mangingisda doon. Tapos tayo, pag gusto lang nila, bago tayo makapasok, kailangan na we have fixed rules na, okay, this month of the year, lahat pwedeng pumasok, at saka ganito lang, yung mga ilang tonelada lang. Papayag naman yung Vietnam sasama sa atin siguro to file the arbitration kasi kasama naman sila sa common fishing ground. So that's the only way. Kung pabayaan natin ngayon, mandando ng ano, the Chinese Coast Guard ang may control. We are the mercy. Pag ayaw nila papasukin yung fishermen natin, walang mangyari. No? So the next step really is to go back to the tribunal para to establish the common fishing ground. At dahil tayo po ang nanalo doon sa PCA noong July 2016, tayo ba dapat ang ano kumbaga ang dapat magsimula nito na pag-usapan natin ang tatlong bansa ito? Yes, tayo dapat kasi tayong dehado eh. Kasi hawak ng China yung physically, hawak nila yung ano, they control Scarborough Shoal. So hindi tayo makapasok. Kailangan dyan, bumalik tayo sa tribunal na para i-decide kung ilang toneladang pwede natin makuha tsaka anong months of the year tayo pwede mag-fish doon. Doon naman po sa Recto Bank, Justice Carpio, yung hinaharas nga, you know, yung mga survey and exploration vessels ng Pilipinas na kung saan pwedeng mag-mina ng langis tsaka gas. Ano po ba ang pwedeng gawin naman doon? Well, alam mo, ang ginawa ng Malaysia, kasi yung oil and gas reserves ng Malaysia depleted na rin, so pursado sila to explore again, no, sa kanilang exclusive economic zone. So nagpadala sila ng ships to survey and drill for test wells. Sinabi ng China, hinto, don't do that. Pinadala ng China yung Coast Guard. Ang ginawa ng Malaysia, tinuloy nila, pinadala rin nila yung Coast Guard nila at Navy nila para protektahan. Natapos nila yung kanilang survey and drilling. Walang magawa ang China. Ang ginawa pa nga ng US, nagpadala ng Navy ship just to lend moral support sa Malaysia, no? So natapos ng Malaysia, tinuloy nila, binaliwala nila yung mga threats ng China. Hindi wala namang ginawa ang China. Threaten lang, pero wala naman silang physical na ginawa. Ganyan din sa Indonesia. Indonesia, nag-survey rin sa Natuna Island, sa kanilang EEZ doon. Ganyan din ang ginawa ng China, pinagbawalan. Tinuloy ng Indonesia, nagpadala ng Coast Guard ang Indonesia, nagpadala rin ng China, pero natapos ng Indonesia. So walang na, hindi nahinto ng China. Dapat ganyan gawin natin sa Red Bank. Papadala natin yung survey ship natin, yung drilling ship, tapusin, babantayan ng Coast Guard natin or Navy, and I'm sure the US will also send its Navy there, no? Para to lend moral support, katulad ng ginawa nila sa Malaysia. Dapat gawin natin, kasi yung problema, mauubos na yung gas sa Malampaya, yung franchise ng Malampaya, yung service contract ng Shell, mag-expire na in 3 years. We have to
find a replacement, no? Malampaya supplies 40% of the energy requirement of Luzon. Pag wala yung Malampaya, 12 to 14 hours of brownout every day tayo dito. Magsasara mga factories, kuwalan, opisina, at mas masahol pa yan sa COVID. Kasi pag wala kang power, wala kang, you cannot even work from home, no? Walang Zoom kasi walang power. So, we are facing that problem, ha? So ang ginawa ng Lopez, kasi Lopez Group, kasi they have three gas-fired plants sa Batangas, ang supply of gas galing sa Malampaya, nag-prepare na sila ng depot nila para terminal nila sa Batangas para mag-import ng LNG, liquefied natural gas. Napakamahal yan kasi yung gas na in gas form, i-liquefy mo, that's costly. Tapos i-ship mo, tapos i-store mo underground. Pag ready for use na, i-convert mo again to gas. Mahal yan. So tataas ang electricity natin, tataas yung power rates natin. Wala nang mataas na nga ngayon. Kaya yung mga foreign investors, hindi na sila pumupunta dito, lalo na hindi pupunta. Tsaka kawawa yung consumers natin kasi tataas talaga yung power rates natin. May related issue po ngayon dito sa Malampaya at natalakay nyo na rin nga ito, ano, na ibinenta yung shares ng Chevron. Mm-hmm. Ano po, at muntik na pati yung sa Shell doon sa kaibigan ni Presidente Duterte, no, si Dennis Uy. Ngayon naman, ibebenta naman ito doon sa isa pang kaibigan ni Presidente Duterte, si Enrique Rason. Ano po ang tingin niyo ron mangyayari pag ganyan nainegosyo na yung ownership nung malaking bahagi ng Malampaya? So that we take over, no, the government? Kasi di ba na nainto yung pagbenta ng Shell. Ang nabenta lang yung Chevron. Yung share ng Chevron. Yun lang ang ibibenta ni Dennis Uy kay Rason. Kasi yung sa Shell, hindi natuloy yung bentahan eh. So, it's still Shell that will run it, no? Kasi hindi pa na-transfer yung shares nila. So, well, si Rason naman, may ano naman yan eh, credit worthy naman siya, unlike si Dennis Uy, problema, madaming utang. So ang dapat gawin ni Rason, maghanap siya ng partner na may technical and management expertise to run Malampaya, and I suppose that's his next step, no? Mm-hmm. So, pero ang problema po dito, may kine-question pa itong sale na ito to begin with from Chevron to Dennis Uy. Under question pa po ito sa ombudsman. Yung kine-question nila yung sale to Shell, sale by Shell to Dennis Uy. Kasi yung Chevron tapos na yun eh, nabayaran na yun eh. Ayun nga po. So ito yung palagi ko, ito yung binenta ni Dennis Uy kay Rason, kasi hindi niyo pwede ibenta yung Shell kasi hindi natuloy yun eh. So in effect, Rason just took the place of Dennis Uy as far as Chevron is concerned. Yung pong ambassador po ng China dito sa Pilipinas, bumisita sa Philippine Coast Guard natin, kinakausap daw ang Coast Guard, sabi nila, para magkaroon ng cooperation ang Chinese and Philippine Coast Guard. Ano po ba ibig sabihin nun? Well, napaka-ironic yan kasi paano ka mag-cooperate? You mean to say, pag pumasok yung Chinese Coast Guard sa ating EEZ para protektahan yung mga Chinese fishermen, magko-cooperate tayo? Klaro naman na hindi naman tayo pumapasok sa EEZ ng China. Sila ang pumapasok sa EEZ natin. Paano ka tayo magko-cooperate? Ang kailangan niyan, simple lang, huwag kayo pumasok. Huwag pumasok yung mga Chinese fishermen sa EEZ natin. Pag pumayag po tayo rin sa cooperation, lalabas na detachment ng Chinese Coast Guard, ang Philippine Coast Guard.
Well, ang kasi hindi na ang sasabihin ng China, okay, cooperate tayo sa South China Sea. Ang sasabihin nila, oh, nire-recognize ninyo yung 9-9 namin kasi ang coverage ng cooperation kasama yung 9-9. Mm-hmm. Dapat yan, pag we sign anything with China, claro, they have to recognize the arbitral award kasi that's the basis eh. Uh-huh. Eh pag mag-cooperate tayo and then they don't recognize the arbitral award, sasabihin nila nabaliwala na yung arbitral award, no? Uh-huh. Yung pagtanggap nila na may arbitral award, sa pagtingin nyo po, kasi nire-reject nila parati, makikinig pa ba sa katwiran ang Beijing sa sitwasyong ito, ang Communist Party of China? Well, kahit na hindi sila mag-recognize, as long as the rest of the world will recognize, okay tayo. Kaya ang next administration dapat, unahin nila lahat ng mga Vietnam, Malaysia, Brunei, and the Philippines, we will settle our overlapping maritime claims. Kasi meron tayong overlapping sa boundary natin eh. Eh, maliit na bagay yan eh. Kasi under UNCLOS, pag may overlapping kayo, katulad ng extended coastal shelf, atiin lang ninyo eh, median line, hati kapatid yan eh. So, we just settle that. So, all the ASEAN coastal states are already clear as to their boundaries. Wala na silang overlapping claims. Ang kalaban na lang nila, China. The only country na may dispute sila is China. So, with that settlement, we will enter into a convention with the rest of the world na based on that agreement natin, or we can use an arbitration for that to reach an agreement, we will have another agreement na ito na yung nagkaayusan na kami sa mga exclusive economic zone namin. Mm-hmm. And in this exclusive economic zone, may freedom of navigation on our flight. Mm-hmm. Yung US Navy pwede dumaan, pwede mag-exercise hanggang sa EEZ lang kasi that's UNCLOS naman. And so, sasama yon, pipirma yung US, EU, Japan, Australia, India, kasi that's, yan naman ang sinasabi nila ngayon eh, na pwede sila mag, they can exercise freedom of navigation and overflight. We put that in writing, of course, mag-agree sila. So, the rest of the world now, together with ASEAN, agree already on everything, and China na lang hindi. So, the world now recognizes all our EEZs, all the ASEAN coastal states recognize na ng EEZ nila through that instrument. So, we don't really need China. Pag ayaw nila, they don't agree, we can get the rest of the world. Pero Justice Carpio, kailangan po ba may backing ng presidente ng bawat isang ASEAN country o pwedeng ang Senado ang gumawa nun or ang DFA nila? Kailangan the head of state will agree kasi the head of state normally, katulad sa atin, it's the chief architect of foreign policy. No? Pag ayaw ng presidente, walang mangyari. Katulad kay President Duterte, ayaw niya. Walang nangyari for the last 6 years. Iniimbitahan po, ito ba, may napoprobetsi ba ang mga iba-ibang navy dito? Iniimbitahan na naman ng Amerika ang Pilipinas, Singapore, Brunei at Malaysian navies. Ano po? Actually, invitado rin yung Indonesia, pati Vietnam, pero mukhang hindi yata sasama yung Vietnam. Doon sa Rim of the Pacific, na pinakamalaking naval exercise po ito, no? Taon-taon ginaganap, sa Hawaii hanggang San Diego, California, at invitado na naman ng Pilipinas, no longer as an observer, pero pangatlong taon na yata ngayon, no? Pangalawang taon, as an active participant dito po, ano, sa military exercises. Kasama rin po rito ang Great Britain, Australia, India, tsaka Japan. Yeah. Actually, yung Rim of the Pacific exercise, maganda yan kasi that also an exercise on safety at sea, at tsaka for pag may disasters, storms, or typhoons, kasama na yan eh. So maganda yan. So that the navies can cooperate. Yung Indonesia naman, pag hindi sila sasama ngayon, may separate exercise naman sila sa US eh. Nag-exercise naman sila yan. Okay, maraming salamat po, sir, sa pagkaklaro ninyo ng ating mga issues dito. Thank you. Maraming salamat rin sa inyo. Thank you for inviting me.
our foremost expert. Okay. Thank you. God bless. God bless. Thank you. God bless too. Former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sa pool ni Jarius Bongo. TWIZ. At ngayon, balikan natin ang programang Sa Pool ni Jarius Bongo. Nagbabalikan sa ball and it's 8:46. Filipinos can now have more equitable access to quality and affordable healthcare services after the Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, and the Philippine Charity Sweepstakes Office formally signed on May 30, 2022, a joint circular about their respective fund allocations for universal health care. This circular details the guidelines on the remittance of funds to the General Appropriations Act as national government subsidy for the improvement of benefit packages. It was signed by PAGCOR Chairman and CEO Andrea Domingo and PCSO Chairperson Anselmo Simeon Pinili. Domingo underscored PAGCOR's contributions to nation building, such as the 65.55 billion peso remittances to the National Treasury alone from 2019 to 2021. 50% of this amount was allocated to PhilHealth to fund the UHC law. Okay, good news. Okay. Thanks, Kiki. Compadre Ramon Conde at gigil na gigil siya sa China. Naku, bakit daw ganyan yan? Ay, tinaangkin yung puso mo. Compadre Ramon. Puso, ang puso. Nakikinig din sa atin si former Congressman Willy Villarama at si, ito, Naiyad, Manila International Airport Director, Oni. Good morning. Good morning sa inyo. Okay. Pag-usapan natin naman mga kaibigan ano, at 8:48 ngayon. Itong problema ng mga restaurants ano, na nauubos yung ingredients nila no, dahil sa maraming factors ito. Yung halimbawa yung harina, yung flour, no, trigo kasi nagkaka-problema rito sa supply ano. Unang-unang tinatamaan dito yung mga magpapandesal, yung mga bakery, yung mga ganyan, ano. At grabe, kung kailan pa may pag-asa ng mag-recover ang economy dahil, oo, diba, pinaka-mababang alert level, bukas na yung balik trabaho ng mga tao, balik restaurants na ang mga tao. Oo, ito pa ang nakaharap. Actually, but hindi lang mga magpapandesal, magtitinapay, mga bakery, pati mga first class restaurants, ano. Dahil siyempre may mga offerings ni sila ng mga desserts, halimbawa cakes, ano, pastries, ganyan, ano. Pati mga hotels, di ba? Meron sila mga outlets sa ganyan, ano. Tama. Na tatamaan din sila. Hindi lang, kasi, hindi lang wheat, marami iba pang ingredients na nagkakaroon ng shortage. At ito natitray sa climate change at dun sa gera sa Ukraine dahil nilusob nga ng Russia. Sabi ko na nga, problema talaga, world peace eh. Alamin natin yung situation, makipagkwentuhan tayo. Sa owner ng ilang taon na, ilang dekada na itong Kamuning Bakery na ito, no? A lot of people grew up with their... Oy, ako bata pa dyan na kami namimili ng Kamuning Bakery. Dati ko eh. At kasama natin ngayong umaga si Mr. Wilson Lee Flores. Good morning! Good morning! Good morning, Jarius and Marisa. Good morning sa inyo. Thank you. Thank you for your time. Oo, magkape tayo ulit. Kung situation sa ano ngayon, yung sa ingredients niyo sa ano nyo, breads, ano, pandesal, pati dun sa ano nyo, naku, napakasarap na egg pie. At saka, thank you. Ano, pandekoko, pandesuelo. Thank you. Uy, ang galing mo, Marisa, nalala mo pa pandesuelo, ha? Thank you. ang problema, tama ka dyan, Jerry. Yung problema natin, tumataas ang ingredients, yung mga presyo ng ingredients sa pag-baking. Number one dyan yung flour. Kasi lahat ng flour miller sa Pilipinas, imported ang wheat natin. Wala tayong sariling wheat or trigo. Tapos, non-stop ang taas ever since. Tama yung column mo sa Philippine Star nung sabi mo, nalala ko sinulat mo na March magkakaroon tayo ng problema sa pagkain, presyo ng pagkain dahil sa gera sa Ukraine and Russia.
tama yung sinabi mo. Kasi dapat noon pa nagplano na lahat ang tao kasi number one pinakamalaking exporter ng wheat sa buong mundo, Russia. Number five pinakamalaking exporter ng wheat sa mundo, Ukraine. Mm-hmm. May gera silang dalawa ngayon. Alam mo ba ngayong araw lang umaga na nilabas ako Twitter, si Pope Francis nag-statement pa na huwag isama ang wheat sa gera. Kasi may lumalabas na balita o chismis. Hindi ko lang kung balita o chismis din kapag gera. Sabi daw, ang Russia daw, pinipigilan daw ang Ukraine sa pag-export ng wheat. May ganyang balita. Blockade kasi ngayon ang Black Sea. Binablockade daw ng Russia, kaya nagagalit na nga ang buong mundo. Sinasabi, teka, bakit pati yan? Eh kasi yung export na wheat na naabala. To begin with, na dahil doon sa invasion of Ukraine, na-delay po yung ano yung planting season ng wheat this year. Magkakatabing bansa na yon na pinakamalalaking producer ng wheat, ano, yung Ukraine at mga paligid na bansa including Poland, yes. Ano, yung Belarus ganun, na ano rin sila na bulabog dahil nga doon sa gera. Tama ka dyan, Darius, may isa pang balita na sana hindi totoo, yung climate change daw na apektuhan yung harvest ng ibang bansa sa wheat din ngayon. Kakaiba na itong nangyayari sa mundo eh. Yan nga ang nababalita, nire-report nga rin doon sa Economist Magazine, sinusundan ko rin to every week. Yes. Sa China kasi, China actually ang pinakamalaki sa buong mundo na gumagawa ng wheat, ano? Pero yes, para sa sariling gamit. Kaso yung mga lugar nila ron na taniman ng wheat, ng trigo, nangabaha dahil sa sobrang ulan. Samantala nila naman sa southwest, kadikit nilang bansa, ang India, second biggest producer of wheat, nagkaroon naman ng drought. Nagsobrang tagtuyot at nasira naman yung mga tanim din nila ng wheat. Parehong ganun eh. Kaya sabi ng India, hindi kami mag-export this year ng wheat, hindi na pwede. Maliban lang sa kaibigang bansa nila, 2,000 na nilang kaibigang bansa. Yung Egypt, na, no? Egypt, yung Libya, at Morocco. Yun lang daw bibigyan nila ngayon. Kaya sana gumanda. Tama si Marisa sa world peace. Tapos kasi, Darius, ang Pilipinas, hindi tayo bumibili sa Ukraine and Russia, yata karamihan, Amerika. Problema, yung problema ng supply sa wheat, apektado in world price, saka world supply. Mm-hmm. Kaya alam mo ito pa, hindi lang mga panaderya katulad ng Kamuning Bakery ang nagkakaroon ng sakit sa ulo sa presyo, pati yung gumagawa ng instant noodles sa Pilipinas. Mm-hmm. Lahat yan waste. Tapos ano pa, yung mga gumagawa ng mga biscuit, mga cookies, dapat pasta, mga spaghetti, mabuti hindi ngayon Pasko. Mm-hmm. Kasi pati pasta natin, kailangan ng flour, kailangan ng wheat. So lahat yan apektado. Kaya sana ang gobyerno, sa flour millers, mga panadero, lahat, sana DOST, mga tulong, baka pwedeng magdagdag ng ibang ingredients na locally sourced. Mm-hmm. Sa mga tinapay, sa mga instant noodles, baka pwedeng haluan konti na hindi entirely flour. Para makatulong sana. Oh, uubra ba ang kasava? Yun ang good question. Tinatanong ko ang DOST, mga expert ko doon. Tatanungin ko rin sa panadero, magaling ka, Charius, baka pwedeng kasava, baka pwedeng konting kamote. Oo. Kasi anything na local source. Saka healthy, pero ba siyang mga vitamins? Oo, saka baka hindi boring. Diba? Kasi diba, ang tinapay, kung walang dagdag na palaman or flavor, di masyadong malakasa, di ba? Kailangan pa ng palaman. Mm-hmm. Oo. Kaya ba, mga sinabi ninyo, Marisa and Darius, baka, alam mo, naisip ko rin, itong nakikita nating crisis sa pagkain saka sa flour sa mundo, baka opportunity to pagkakataon siguro, maging mas creative tayo. Ganda naman. Oo, maging resourceful. Kasi, isang example lang, nung pandemic 2020, di ba, lockdown, sobrang daming problema, daming ano, boring. Sinabi ko sa panadero, gawa tayo ng ibang klaseng pandesal para matuwa yung mga customer.
So yung mga customer, yung mga panadero, gumawa kami ng ube cheese pandesal. Hindi lang kami ha. Maraming gumawa, naging uso nung pandemic yung ube cheese pandesal. Mm-hmm. Ibig sabihin, pandesal siya na may nakahalo ng cheese, naka-ube sa loob. Mm-hmm. Kaya baka pwedeng ganyan ang gawin natin itong problema ng mataas na presyo ng flour. Baka pwede haluan ng iba na mas masarap pa. Natapa si Marisa, baka mas masustansya pa. Mm-hmm. Pero ang problema, kapasite naman yung ating local supply ng cassava dito. Ano po? Kaya nag-i-import pa tayo from Thailand eh. Tsaka ang cassava, I heard. Ang kasama nila ron, napaka-developed na kasi tataba ng binti ng tao. Grabe yan, hindi ka alam mo. Eh, dito ang kasama natin tayo. Lang eh. Di ba, ang papayat yung yes, ano matawag dito sa Tagalog, yung kamuting kahoy. Yung ba yan? Oo, yung kamuting kahoy yata, oo. Sana damihan natin, no? Oo. Sana ma-improve din natin yung ating ano eh local ano variety. Kailangan po ng agriculture para maraming ano isang tanim lang times 3 kagad isang anihan. tama ka, Jagyot. Sana tutukan ng pansin ng mga Department of Agriculture pati DOST. In fairness, ang DOST para tinag-iisip daw ng mga ideas na para sa pagkain, technology, sana magawa natin yan, Jarius and Marisa. Uh-huh. Wilson, on the average, yes. Ilang increase na ang mga panadero sa price ng pandesal? Magandang tanong niya, Marisa. Kawawa nga ang panaderya sa buong Pilipinas, lalo na maliliit katulad ng Kamuning Bakery na hindi kanting bakery. Alam nyo, ang flour price mula January at mula March hanggang ngayon, non-stop taas. Wala kami magawa. Hindi kami pwede every month, every week nagkataas. Mm-hmm. Hindi kami pwede kasi price sensitive ang ordinaryong mga customer. Mm-hmm. Ang pandesal kasi hindi luxury item na. Hindi na pang ano lang yan, merienda. Pang araw-araw na yan eh. Mm-hmm. Pagkain sa umaga, merienda sa hapon. Pagsaw-saw sa kape, saka panghalo sa pansit. Magulat ka, di ba? Sa Pilipinas, di ba? Kumakain ng pansit ng tao dito sa Pilipinas na tinapay with pansit and spaghetti. Kaya sana makatulong ibang mga tao sa lahat ng panaderya. Mga bakeries kasi micro, small, and medium karamihan. Siguro 90%+ ng bakery sa Pilipinas, nationwide, libo-libo, puro micro and small. 90%? Kaya, wow! I think 90%, ang theory ko, 80-90% puro small, hindi mga higanting pabrika. Mm-hmm. Hindi kami pwedeng magtaas ng presyo every time tumataas ang flour price. Mm-hmm. Kasi hindi lang mahirapan ng customer. Imbes na 20 pandesal ang bilhin sa buong pamilya, baka 10-5 naman bilhin nila. Mm-hmm. Oo, kaya ayaw namin ng taas ang presyo. So, did you have to reduce the weight ng flour? Magaling na tanong yan, Marisa. Ang galing. Hindi kami nag-reduce. We were forced to adjust konti ng presyo. Mm-hmm. Oo, kaya, pero wag sana. Pero ibang panadero, alam ko, ibang panaderya, bakery, ibang restaurant, pati mga giant fast food, ina-adjust nila ang size ng pagkain, ng tinapay, pati yun sa loob ba, hindi na siksik ibang tinapay kami, hindi kami nag-a-adjust eh. Mm-hmm. Kasi tama si Jarius eh, naka-shorts ka pa Jarius to, narinig ko, namimili ka lang sa Kamuni Bakery, baka magkulat ka na. Ito na kaya hindi kami nagpapako. Jarius. Salamat sa magulang mo, namimili sa amin ha, noon pa. kamusta ko nandun sa magulang mo ha. Yung fuel prices, kumusta ang epekto naman nito? Ay, masakit sa ulo yan. Kasi ang fuel prices, yan ang isa pang sakit sa ulo natin sa Pilipinas. Wala tayong sariling oil or gas. So every time tumataas ang fuel price, lahat ang bilihin, alam mo yung ingredients namin, hindi lang, alam mo, pansinin mo lang, Darius, hindi ako namamalengke, pero nagko-complete accountant ko. Pati manok, presyo ng manok tumataas. May roasted chicken na kami sa Kamuning Bakery. Ever since pandemic, may roasted chicken kami. Pag-order ka ng roasted chicken, may different patisal. Pati yun tumataas eh, panok.
Alam mo yung baboy noon. Ito rin ng fuel price. Fuel price and everything else. At saka isa pa. Saka ng feeds. Patuka. Yes. Nag-worry ako na sana wag tumaas ang feeds. Saka sana bigas and sugar. Tumataas sugar din. Kasi ang presyo ng fertilizer sa buong mundo apektado din ng Ukraine-Russia war. Oo, yun pa. Oo. Yan, alam mo bakit? Alam mo bakit? Number one exporter ng fertilizer sa mundo, Russia. Mm-hmm. Tapos isa pa, ang Russia is one of the biggest exporters of natural gas. Mm-hmm. Eh, sabi nila, ang fertilizer kailangan ng natural gas din daw. Nitrogen. Yung nitrogen, yes. Kasi nanggagaling yun sa natural gas eh. Mm-hmm. Yes. Ukraine. Eh, ang alam mo naman, dahil sa gera na to, itong Russia is a energy superpower. Yung presyo ng oil and gas and everything else, tumataas ever since yung gera. Mm-hmm. Kaya nga, dapat, sa buong mundo raw, nag-hoarding na ng fertilizer. Eh. Kasi di ba, ang sinasabi nga, tatlong usual sources nito eh. Nitrogen, potassium, tsaka phosphate. Pero depende sa tanim mo kung ano yung suitable doon eh. Sa tatlo, nitrogen, potassium, or phosphate. Eh, pero karamihan ng tanim, nitrogen bay, kailangan daw na pang-fertilize para mas mabilis lumaki, mas mabilis tumaba, sumagana. Tama ka dyan. Tama ka dyan, Darius. So sana lahat tayo sa Pilipinas, wala tayong sariling fertilizer yata for the import. Wala tayong gas and oil. Wala tayong wheat. Kailangan tayo mag-sumikap and be resourceful. Mag-isip ng paraan ano nga gawin para maka-ready dito sa posibleng crisis. Mm-hmm. Pero so far, Wilson, hindi kayo affected, yes, ng supply kasi ang sabi ng DTI, Department of Trade and Industry, there's no, yes, shortage ng flour. Mahal lang. So far, wala pa. Wala pa ako na-feel na shortage dito, pero sa tingin ko baka may shortage sa buong mundo. Mm-hmm. Kasi tumataas ang presyo ng wheat and flour. Pero sa Pilipinas, makakabili naman. Totoo naman, makakabili. Kung may pangbayad ka, kasi mahal na ngayon, tumataas ang presyo. Magsi-shortage yun yan kasi low of supply and demand yan eh. Kaya nga nagmamahal, yes, kasi may shortage sa mundo. Yes, sa mundo. May supply pa rito, may naka-impact pa, pero pauubos din yan. Oo, sana mag-isip sila ng ibang paraan na makatulong sa tinatawag na micro, small, and medium enterprises na panaderia, mga bakeries. So, nationwide. Mag-experiment ka, Wilson, sa mga ibang additional ingredients? Yes. Naisip ko, gagawa ako ng experiment na baka masarap na pandesal din na ibang klase. Kasi like yung ube cheese pandesal, naging bestseller namin, kasama na sa namin palate. Uh-huh. Ano siya, may cheese, tapos may ube. Baka pwede dagdagan ng kasaba. Oo. Pero may flour din yun, kaya papalit nyo ngayon kasaba, ganun ba ang mangyayari? Yes, or imi-mix lang. Yung parang imbis na puro 100% flour, dagdagan natin ng konting iba, baka pwede. Tama yung sinasabi sa tabihan eh. Necessity is the mother of invention. Mm-hmm. Uy, tama ka dyan. Pag may problema, pag nagigipit, napapaisip ang tao, nagiging mas resourceful, mas hindi relax. Mm-hmm. Sige, pagka may mga bago kang produkto, Wilson, announce mo sa amin. Yes, parang dalawa, pasyal kayong dalawa. Parang panahon na kapon, diba? Kasabakin na kayo. Ay, yes. Uy, galing mo, ha? Labutan mo ba yan? Ang bata-bata mo, Darius, ha? Kinikwento sa atin itong mga lolo-lolo. Pero ngayon, diba? Lolo-lolo mo. Cheese. Mm-hmm. Pero, yes, nasusundan mo ba sa pag-research mo sa negosyo, no? Nasusundan, yes, mo ba kung kumusta yung Philippine Phosphate Plant? Magaling ka. Sariling, fertilizer, yes, na, Hindi ko pa nasundan. Magandang ano yan. Alam mo, kailangan after tayo magkwentuhan, i-research ko na yan. Kasi importante ang fertilizer sa Pilipinas. Kung di, lagot ang mga magsasaka natin, mga farmers sa bukid. Kasi narinig ko lang sa ibang negosyante, nahirapan daw tayo bumili ng fertilizer. Mm-hmm. Mahal kasi yung mga imported fertilizer ngayon. So magandang tanong yan, yun about Philippine Phosphate. Oo. Eh, isang ng fertilizer din daw para rin sa yung bao ng niyog, yung din. Eh kaso, kumusta naman ang coconut industry? Tinumbang mga puno ng niyog natin eh. Yung mga bagyo, no? Mga bagyo. Hindi, tsaka yung pinuputol na dahil sa matanda na, tapos hindi naman napapalitan ng magandang
pamalit, ginagawa ng subdivision yung lupa. Ay, oo, hindi pwede. Tama, tama. Maganda ang sinabi mo, Marisa and Jarius. Yung lupa natin, huwag lahat gawing ano, subdivision at construction. Oo. Kailangan natin ng food security dyan. Kasi hindi lang presyo ang kailangan natin pantayan ng pagkain, food security. Alam mo, sa ibang bansa ngayon, hindi ka makabili kahit may maka-import. Kasi ibang mga exporter, tama ka, Jarius and Marisa, ibang bansa, pinipigilan nila, export nila ng wheat at ibang pagkain na food security nila mismo. Oo, baka maubusan sila naman. Baka maubusan, like India, like ano. Oh, so sana maghahandaan natin yan. Oh, tsaka pagka nag-shortage sa wheat, magsishift ang maraming tao sa mundo sa ibang grains, katulad ng bigas. Tayo pinakamalaking nag-i-import ng bigas, 2 million tons a year. Tayo mawalan pa ng bigas, may shortage din tayo, 2 million tonelada taon-taon eh. Oo, tsaka tayo, yung gobyerno natin, napansin ko noon ha, pag nag-i-import ng bigas, ina-announce pa na ang laki ng kailangan natin. Huwag natin ina-announce, baka ma-affecto tayo sa world price ng bigas din. Oo, lalo sumataas ito eh. Siyempre, sinasamantan na eh. Yes. Tapos, di ba, tama ka dyan, tayo ang number one exporter ng bigas sa mundo. Unfortunately, kulang tayo ng bigas. Kailangan sana lumakas ang ani natin, sana matulungan ng rice farmer natin, totoong tulong. Hindi every election time may nangangako sa tulong sa farmer, tapos forever na lang silang naghihirap pa rin. Ayun nga eh. Yun nga yung sinasabi, yung napaka-ironic naman na nandito yung International Rice Research Institute, tsaka nandito yung Southeast Asia Fisheries Development Council. Oo, sa Los Banos. Tama. Oo, pero kapos tayo sa isda, kapos tayo sa bigas. Tama ka dyan. Ironic yung mga nag-export sa atin na Vietnam and Thailand. Nag-aral yan sa Iri, sa Los Banos. Dito. Pero namimili tayo sa kanila ng bigas ngayon. Tapos nag-i-import pa tayo ngayon ng seafood sa kanila, sa China. Di lang yun. Mayroon pa tayong skwela na Asian Institute of Management. Tayo natuturo sa Asians mag-manage, di ba? Pero mas mayaman na ekonomiya nila sa atin. Ibang mga kapitbahay natin. Kaya dapat galingan natin, wag tayong magpatalo sa kanila. Oo nga, hindi na pwede ito puro sat-sat, ano? Oo, saka food security, as I kasuhin nila, hindi pwede na lang. Ang nangyayari sa atin, malungkot, Jarius and Marisa, top importer tayo ng halos lahat ng pagkain mula bigas, galunggong, gulay, wheat wala tayong magawa. Oo, wheat wala tayong magawa, talagang tropical tayo, hindi tayo pwede magdalin ng wheat. Pero ang nangyayari, tao ang in-export natin, the most priceless resource. Oo. Imbes na tayo dapat nagtatanim, di ba? Yung magagaling natin engineer, magagaling. Oo nga. Awardee tayo sa imports. Oo, awardee. World champion tayo, Olympic champion tayo sa import ng foods. World champion sa export ng tao. Yun, yun ang malungkot kasi mas importante ang tao kaysa sa mga commodities eh. Correct. Di ba? Kasi kung may tao tayo na tinutulungan natin, tayo dapat nag-export or at least, maalagaan ang tinatawag na food security. Correct. Tama. Yung food security, how do you define it? Food security, dapat meron tayong supply ng basic foods. Hindi pwedeng, hindi lang sa production ha. Hindi ako expert sa pagkain, pero sa ibang bansa, alam mo, sa China, sa Japan, Korea, meron silang mga silo ba o mga bodega ng pagkain na na parang kahit ang makagera sa mundo, mayroon silang one-year supply ng bigas daw eh. Mga ganyan, mayroon silang mga supply na hindi basta-basta. Kasi di ba tayo, magaling sa economic manager daw noon hanggang ngayon. May reserves ng dollar, may reserves ng ganyan. Alam ko, food security, kailangan mayroon tayong adequate supply ng mga pagkain na hindi lang... May nagsabi sa akin kasi, Wilson, na ang food security daw, kailangan sobra ang napoproduce natin ng kahit anong pagkain natin para maging secure tayo at may pang-export pa nga na lalabi or may pang-bodega na pag may sakuna for a rainy day, meron kang mabubunot na na stocks. At exacto bullseye na sinabi mo, Jarius. Kailangan asikaso yung food security kasi pag nagka-problema sa supply sa buong mundo, kahit na may pera ka, wala kang mabili.
Yun. Oo, narinig ko anong kakipitan daw, ako years ago daw sa Bigas, ang presidente ng Pilipinas mismo tumatawag sa presidente ng ibang bansa, nakikiusap para bumili. Yun, kailangan natin ayusin ang ginatawag na food security. Parang hindi natin, parang marami sa politiko natin or mga bureaucrats sa mataas yan, okay lang import ang import eh, pero hindi nila naisip, pag may problema sa merkado sa mundo, yung world supply din, pati may pera, hindi makapili on time. Yun. Kaya maganda yan na ngayon, silang pinag-uusapan ang presyo ng pagkain. Mm-hmm. Next time, dapat pag-usapan din yung supply taka food security. Mm-hmm. Hindi lang presyo. Uh-huh. O kasi pag-usapan pati ngayon presyo, magkano, ilang kilo ng bigas, mm-hmm. hindi naisip yung security. E kung nakagera sa ibang parte ng mundo, paano yung supply ng pagkain natin? Thank you very much, Wilson, sa pagkaklaro mo ng mga issues ha, sa ating mga... Thank you, Jarius. Uy, makakang very healthy ang boses mo. 2 years na hindi tayo nakikita. Kung may oras, partial ka ulit, magkape tayo. Yung bubong ng ano, kamuning victory, nire-repair na namin ngayon, ha? Pinapaganda na namin yung kamuning victory, ha? Partial kayong dalawa ulit? Yes. Oo. All right. Thank you very much. Thank you, Darius and Marisa. Wilson, happy weekend. Flores. Happy weekend. Owner siya ng ilan? 90-year-old plus Kamuning Bakery. Sa hall ni Jarius Bondo. WIZ. At ngayon, balikan natin ang programang Sa hall ni Jarius Bondo. Balik tayo sa hall. And it's 9:16. Anong nangyayari daw sa Senado ngayon? Pinag-uusapan, ilan ba magiging opposition? Or minority, no? Kasi yun ang kinagtatalunan ngayon eh. Sino ba ang magiging minority? Yung opposition ba o yung mahahati yung mayorya? Tapos eh... Oh, di ba ganun, ano? Kung sino yung kalaban sa pagiging... Senate President. Yun ang automatic na magiging yung natalo. Oo. Pero ang pag-aang naglaban ay parehong tiga supermajority. Paano mangyayari doon? Kasi hindi naman pwede maging opposition yung supermajority dahil tama yun sa it's a one group lang, di ba? And bilang na bilang sila ngayon, ano? Sa minority? Yun nga nangyayari kasi yun nga inaangal miski sa House nangyayari yan. Na yung supermajority, may dalawang may balak paging speaker. Tapos, ang natalo sa kanila, magiging minority leader. Gumaangal yung mga totoong oposisyon doon sa administrasyon. Sinasabi nila, company union yan eh. Okay, makipagpanayan tayo. Para mabigyan tayo ng inside view. Nang klaro din, pagkaklaro dito. Nakapas lang tayo eh, mga Miron. Kaya maganda makapanayam natin ngayon si Senator Risa Hontiveros. Good morning po, Senator Risa. Magandang umaga, Ms. Marisa, Sir Jarius. Thank you for your time, ma'am. Congratulations. Salamat po. You want another term, ano po? Ano ba ang mangyayari sa Senado tungkol sa ganitong issue? Ang lumalabas kasi, ang oposisyon sa administrasyon ngayon ni Ferdinand Marcos Jr., kayo po, ano? At malamang daw si Senator Coco Pimentel. Apo. Bali kami pong dalawa ay nag-uusap nitong nakaraang mga araw para sa pagbubuo ng minorya sa Senado. At nagkakasundo kami na gano'n man kami kakaunti or mas marami, basta ang mahalaga ay tunay na minorya kami na dadampan talaga sa pag-check and balance, sa pag-fiscalize. At the same time, kapag common naman yung mga panukalang batas o resolution o budget interventions, ay kaya din. Tulad ng minorya namin sa 18th Congress, kaya din makipagtrabaho sa mga kasama namin sa majority. Basta't ganun, magkakaparehong advocacies. Pero kayong dalawa lang ba? Wala na kayong makukuha? So far. Yun yung
work in progress sa ngayon. Nag-reach out din kami sa ilan pang mga kasamahan namin, magiging kasamahan sa 19th Congress Senate para makabuo ng minoryang iyan. So may dalawang buwan pa naman kami bago ang opening of session sa umaga ng July 25 at yung unang SONA ng papasok na administrasyon. So abangan ang susunod na kabanata. Naalala ko tuloy yung unang yung pag-restore ng Kongreso nung panahon ni President Cory Aquino. Nadalawa lang din ang opposition at minority sa Senado, si Senator Juan Ponce Enrile at si Senator Herap Estrada. Opo. Magandang alala iyon, ano, na gaano man ka konti or karami, ang importante sa anumang institusyon tulad ng Senado na, di ba, may tradisyon ng pagiging independyente. At ang importante sa anumang, lalo na sa tinatawag ni Nathan Quimpo na contested democracy dito sa Pilipinas, na may representasyon ang iba't ibang tinig nating mga Pilipino. Dahil hindi naman pare-pareho lahat eh. Yun po ang papel ng opposition. Yun din po ang papel ng minorya. Kasi ang problema kasi ang nangyayari, naiiba ang definition ng opposition at minority kapag parehong tiga majority, meaning maka-administrasyon ang naglaban for the Senate presidency or the speakership. Tapos ang rules nyo kasi, kung sino ang matalo, siya ang magiging automatic na ano na minority leader. Paano ba 'yun? Yun yung traditional na route para maging minority or pati minority leader. Pero meron din pong ibang route, at least isa pang route lalo na sa Senado, na posibleng from the outset ang sino mang senador ay magdeklara na okay, from the get-go minority ako. So maaring hindi na siya or hindi na kami or ako lalahok sa pag boto, halimbawa sa Senate President. Basta ang importante, ano man ang maging ruta ng isang senador para maging miyembro ng minorya, ang importante ay ang minorya at ang minorya lamang ang magdedesisyon kung sino ang magiging minority leader namin. So hindi siya nakadepende at hindi dapat tatanggapin na yan ay ang minority leadership ay desisyon ng majority. At meron namang masiglang tradisyon ang Senado sa ganyan na may respetuhan sa pagitan ng majority at minority. In effect, pwede hindi nagpapakialamanan. Bali, isang route lang yon na kung sino ang tumakbo at matalong Senate President ay maging minority leader. Pero pwede ring yung isang nabanggit ko. At alinman ang sundin, at ang tradisyon namin sa Senado ay minorya ang nagdedesisyon sino ang minority leader. Walang iba. Mm-hmm. Kasi dati, nung before martial law, napakalinaw daw po ng ganito kasi dadalawa ang partido noon, ano, yung malalaking partido, liberal and nationalista. Kaya pagka, halimbawa, liberal yung president, tapos majority ay liberal party rin, halimbawa sa Senado, nagiging minority na kagad, and opposition at the same time, nationalista. Oo nga. Napaka-importanting paalala yan, Sir Jarius. Dahil bunga ng 1987 People Power Constitution, ang isang multi-party system. Hindi pa man talaga ganap na mature at developed yung ating political party system. Pero yun ang pangarap ng mamamayan, yun ang utos ng Constitution. Kaya siguro tuwing bagong opening session ng bawat Kongreso, importante talagang kumbaga i-articulate ulit at tindigan ulit ng kung sino mang magbubuo ng minorya na maski o lalo na sa ating multi-party system, dapat ay independyente talaga ang minorya sa loob ng bawat institusyon, lalo na dito sa Senado. Ma'am Risa, saan ba nanggagaling itong pananaw? Meron kasing nagsasabi, pagka nasa oposisyon ka, eh labas ka sa gobyerno. Kaaway ka ng gobyerno. Bakit ganun? Well, minsan, depende sa issue, pero hindi lagi. At saka, ang halaga po niyan, kung kunyari may mabuti kaming nakikita na ginagawa ng administrasyon, ay kayang-kaya naming suportahan. Kapag ka naman may nakikita kaming mali or kulang, eh, responsibilidad din po namin ituro iyon. Punahin iyon, punuin iyon, maghain kami ng alternatibo para solusyonan yung nakikita naming mali or punuin yung
pagkukulang. So, dapat kasi, sana mas ma-appreciate yung halaga noon. Opo. Continuing Jarius's question na napas ba kayo ng gobyerno? Ang question ko lang, Senator Risa, if there's a bill, pagka ba minority ka, kailangan idibate mo yon or mas imong babasahin sa administration galing? Well, marami akong naging kasama noong 18th Congress at inaasahan ko sa 19th. Marami akong kasamang mga senador na nasa majority na napaka-critical din inaaral ang bawat panukala at nag-interpellate din, no? Kahit sa kapwa nilang majority senator. And yun ay lalong-lalo ng responsibilidad ng minority kasi kami nga po yung pang check and balance, pang fiscalize. At hindi po kami labas ng gobyerno, ha? Kasi kahit kaming mga minority senators ay halal ng ating mga kababayan, ng ating mga botante, kaya yung mandato namin ay may kasamang katawanin din, irepresenta din, ika nga represent yung iba't ibang pananaw sa ating lipunan. Dahil hindi naman monolithic. At importante na bigyan ng representasyon yung iba't ibang pananaw na ito para makapanganak kami ng mas huhusay na mga batas. Yun po yung sinasabi ko earlier nga, Senator Risa, na may mga tao nagsasabi na pagka ikaw ay oposisyon at kontra ka sa administrasyon, kalaban mo na kagad ang gobyerno. Hindi nakikita na ang gobyerno sa isang multi-party system ay merong oposisyon, merong administrasyon. Hindi na intindihan. Kung sinabing oposisyon ka, kontra ka na sa gobyerno, inaano ka na kagad, sinasama ka na sa mga terorista, sa mga rebelde, ganun kagad, nire-red tag, ganun eh. Kaya naging mas complex man yung political system natin dahil multi-party system. Pero meron din parang kontrapelong tendency na masyadong simplify, gawing simplistic ang mga bagay-bagay, di ba? I-collapse lang yung mga terminong binanggit nyo na hindi na-appreciate ng sapat na importante na may representasyon sa iba't ibang pananaw, iba't ibang opinion, iba't iba ring damdamin sa ating lipunan. Dahil yung society natin, parang ecosystem sa kalikasan, hindi lang naman iisang species ang nandiyan eh. Maraming species at importante kung gagawin natin mas maayos, mas maunlad, mas makatarungan yung ating lipunan, lahat may stake dyan eh. Huwag natin i-out kahit sino. Hindi lang kaming mga oposisyon. Huwag natin i-out kahit sinong mga mamamayan o grupo ng mamamayan. Dahil ang lahat ay Pilipino at lahat ay may karapatan na mabigyan ng representasyon sa ating mga political processes. Yun ang aming ambag sa oposisyon. Kumbaga, kaya nga, miski sa Korte Suprema, di ba, yung nagdi-dissent, yung dissenting opinion, kailangan isinusulat yun at bahagi yun ng main decision ng mayorya, di ba? Ika nga, for the record, di ba? Oo. Para sa ating kasaysayan, para sa alaala ng ating mamamayan na sa ganitong panahon, sa ganitong taon, may ganito at ganyang opinion yung ating mga justices tungkol sa mga importanteng issue iyon. Huwag natin hayaang maburayan o mabaon sa limot, iba yung mabago yung ating kasaysayan. Dahil kailangan babalikan natin iyan para maging mas wise naman, hindi mas foolish yung ating mga pagkilos habang dumadaan ang mga taon. Oo, kasi yung opinion ng minorya, maaring maging opinion ng mayorya yun, eventually. Yes. Opo, dahil nga dynamic ang ating lipunan, tayo namang mga tao sa mga personal na buhay natin, hindi na tayo pareho ngayon tulad ng tayo bata, ganun din naman yung ating lipunan. At dapat lang, di ba, nag-e-evolve, hindi nakaukit sa bato na hindi na tayo nagbabago. And yun, yung mga desisyon ng Korte Suprema at yung aming ding mga debate sa Senado or sa buong Kongreso, mahalagang may at maya nababalikan para magabayan tayo bilang isang sambayanan. At bahagi kayo doon sa transcript at sa minutes ng yung opposition or minority. Opo, kaya nga't may at maya talagang sinasabi namin for the record. Halimbawa, kung patapos ng isang debate sa isang panukala na halimbawa, aming tinututulan, kahit alam namin na matatalo kami sa botohan na aming re-respetuhin, pero sinasabi namin for the record, para kung dumating ang taon na babalikan ng isang batas para posibleng amyendahan siya
or kung babalikan yung isang naging desisyon ng Korte Suprema nung nakaraang taon, kumbaga nandun na rin sa minutes of the meeting yung sinabi na noon ng isang senador o ng isang justice, pwedeng diba, sabihin ng mga Pilipino sa future year na yun na, o nga no, tama iyon or may haga iyon, sige nga, amyandahan natin itong batas or i-revisahin natin yung naging opinion ng Korte Suprema nung panahong iyon. So walang nasasayang kumbaga. Senator Risa, going back to sa mga pag-uusap niyo ngayon ng Senator Coco Pimentel, may mga napapag agrihan na ba kayo ang papagkakasunduan na mga isusulong na advokasya o kaya mga panukalang batas? Nice, nice. Excited nga kaming trabahuin din iyan pagkatapos nitong unang trabaho namin ng pagbubuo ng isang minorya. Isa po yun sa next on the agenda na mag-uusap ang aming mga legislative staff para tukuyin ano ba yung mga priority legislative agenda namin, dalawa or kung madagdagan pa kami ng ilan pa, and then alin yung mga in common na pwede naming pagtulungan sa committee hearings tapos sa plenary debate. So excited din po ako dyan, Sir Jarius, dun sa agendang healthy buhay at hanap buhay at kung anong legislative agenda din ni Sen. Coco at yung mga maaring sumama sa amin sa minorya. Ano ba yung mga nabinbin niyo, yung mga hindi na natapos na mga panukala ninyo na ay, marami-rami rin. Hindi na ipasa ng 18th Congress at kailangan isulong uli ngayon. Kailangan pong isulong pa yung linga para kay Lolo at Lola Bill. Yan po yung universal social pension ng senior citizens. Ibig sabihin po, kasunod nitong huling na ipasa naming pagdoble ng pension para sa indigent senior citizens, yun naman pong aking universal social pension ay indigent man o hindi indigent, basta't 60 years old, at kahit mayroon ng pensyon mula sa SSS o GSIS o PIVAL, ay mayroon niyang 1,000 pesos a month na senior citizen's pension. So gagawin siyang universal. So, yun po isang nabinbin na isusulong ko pa. Siyempre, yung ding walang kamatayang SOGI Equality Bill, tapos marami-raming mga panukala tungkol sa karapatan at kagalingan ng mga nagtatrabaho sa gig economy at informal economy. At siyempre, yung ding walang kamatayang security of tenure bill. So, marami pa pong nasa agenda ng healthy buhay at hanap buhay na siyempre, Ms. Marisa din, may diin sa aming mga kababaihan, sa mga bata rin at sa pamilyang Pilipino. Mm-hmm. Balikan lang natin yung sa gig economy, ma'am. Ano yung sinusulong nyo para dito sa ano? Ayun, kasi po, lalo na po nitong pandemya, nag-boom talaga yung gig economy na iyan. Yung mga nagtatrabaho at naghahanap buhay gamit po yung mga internet platforms at apps. So top of mind na dyan yung ating mga delivery riders, nandyan yung mga virtual assistants, nandyan pati yung mga online na MSME sellers, no? So lahat po sila ay nagre-render ng essential services sa ating lipunan, lalo na sa mga krisis tulad ng pandemya nga. At sila po ay walang status ng empleyado. So sa ating labor code, di po ba, wala pa silang ganung status, wala pa silang mga benepisyo sa ilalim ng batas. At pag sila ay umabot na halimbawa sa retirement age, wala rin po silang maaasahan pang social protection. So yun po yung malaking o dumadaming bilang, ng ating mga kababayan na naghuhumingi din ng proteksyon ng ating batas. No, po. At ganun din yung mga ano, miskidatihan na, even before dito yung gig economy na tinatawag nga lang because of the new technologies. Yung mga datihan na rin, mga dati, mga nagtatrabaho sa construction na araw, hanggang ngayon, wala pa rin silang mga ganun. Totoo. At dahil at kahit ma-injure sila sa kanilang trabaho dahil hazardous work, ang construction work, dahil palipat-lipat din sila ng proyekto o ng construction site, hirap na hirap sila magbuo ng mga union. So hirap na hirap sila makipagtawaran sa management, di po ba, para sa kanilang tamang sahod, benepisyo, lalo na health and accident insurance at pensyon pag sila ngay retirado na. And overall din, Ms. Marisa, sa ating mga kababaihan, ang dami pa pong mga kabaro kami tayo na, halimbawa, dun sa expanded maternity leave law na naipasa na natin, hindi pa sila makapakinabang doon dahil wala pa silang status ng
empleyado. So, malawak po, nagbabago yung world of work. Humahabol dito yung labor movement. Pero sinasabi talaga nila, kailangan ng mga bago ring mga batas o polisiya para saklawin din yung rights and welfare ng working people sa ganitong mga dati na o bagong klase ng mga trabaho. Mm. Well, pati mga tricycle drivers, for instance, ano? Yes, buhay ka tricycle driver, tapos wala kang sasadala ng pagka-retiro mo o transport, ano, di ba? Exactly. At ang public transport, nabanatan talaga nitong pandemya. Hirap na hirap pa rin hanggang ngayon. Opo. Yun nga. Ito, buti lang na isusulong. Kaya lang, magiging problema raw ng papasok na administrasyon, kaya magiging role nyo rito, ay magdagdag ng buwis at magbawas ng mga exemptions ng buwis kasi kailangan ng pera. Pambayad sa mga utang natin, ano? Kasi ang laki ng inutang nitong present administration, 7.5 trillion ang nautang na dagdag dun sa ating 5.6 trillion na dating utang, ano? So, kailangan magbayad din ito at miski mga dati ng utang nung nakaraang mga gobyerno na inabot ng 5.6 trillion ano itong administration ngayon 7.6 na mahigit dumoble mahigit naging halos 13 trillion ang kinakabangan ng mga tao, babawasan daw yung mga exemptions. Baka tamaan daw po yung mga exemptions sa mga senior citizens tsaka PWD. At kung ang paraan na gagamitin nila para doon ay dagdagan ng buwis, wag naman kasi magiging double whammy yan. Diba? Kung babawasan yung social protections pero dadagdagan ng buwis, eh di ba may prinsipyong no taxation without representation. So dapat daw sa bawat buwis na ating binabayad ay mayroong bumabalik sa mamamayan lalo na sa pamamagitan ng social protection or social welfare programs. At talagang isang hamon sa papasok na administrasyon na makakalap at makagenerate pa ng sapat na revenues para ponduhan kung ano yung sasabihin nila sa ating priority programs nila. So palagay ko, itong unang budget debates ngayong taon para sa budget ng 2023 ay talagang magiging mapanghamon. Kakailanganin talaga both kami sa legislature at sila sa executive ay kumanap ng paraan na sama-samang makapag-produce ng isang budget na i-maximize, i-optimize yung limited resources ngayon pero para sagutin, no, tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Pati sa isang krisis, hindi lang kalusugan, hindi lang pangkabuhayan at trabaho, dagdag natin, hindi lang pang-edukasyon, pero yung krisis po sa pagkain na nagbababala na po yung ating mga ekonomista na kung hindi natin maayos na tugunan iyan ngayon din, no? Ngayong buwan din, hindi pa hintayin ang 2023 budget, eh baka daw maging food catastrophe, no? So, intindihin po natin yung sinasabi nila para makagawa ngayon na sagkaan yung gutuman sa ating bansa. Pwede akong mag-next topic, Senator Rizna, kasi yung hearing ng family noon sa Blue Ribbon, alam ko, ang daming na-impress sa inyong questioning, sa mga nakukuha niyong mga resource persons. Pwede po bang magpa-update kung ano na ang status? Hello? Ano yung status ano ang inaalam natin? Ano yung status ngayon ng investigasyon tungkol sa family ano? Di ba na palabas na nila sa detention ang mga officers ng family? Ang nangyari dito, di ba, kung maalala natin mga kaibigan, ano, 42 billion pesos ang nilaan ng gobyerno para sa ilang mga pandemic supplies, ano, at ang nangyari dito ay pinambili ito sa mga
ano, mga ano lang, mga fly-by-night na Chinese companies na hindi sa mga gumagawa mga Pilipino. Dapat yung mga Filipino manufacturers mismo para natulungan naman, di ba? Oo, dapat-dapat yung tayo, mga negosyo eh. Dinaan natin sa mga kumpanya na middleman lang, eh siyempre kung tumuli tayo sa source, sa supplier eh. Middleman ng middleman. Correct. Oo, yung family nga na Chinese, ano, ang may-ari, ano, at Taiwanese at nasa Singapore, 12 and a half billion ang nakuhang negosyo sa gobyerno. Pero hindi nagbabayad ng buwis. Mm-hmm. Ayan, nasa linya na ulit si Senator Risa. Senator Risa, ma-update naman po dun sa family. Okay. Well, yun na nga po, nung huling araw ng 18th Congress ay kulang pa rin po ng mga lagda yung draft committee report ng Blue Ribbon sa pamamagitan ni Chair Dick doon sa aming formally investigation. Well, una, nagpupugay talaga ako kay Chair Sandick sa kanilang katapatan at katapangan no, sa pagsusulong ng aming investigasyong iyon, 18 pagdinigdin. At yung draft committee report ay punong-puno ng mga mahahalagang findings at titindigan ko talaga lalo na yung tungkol sa overpriced PPEs, overpriced pandemic supplies. At meron ding mga mahalagang rekomendasyon. Pero bago kami nag-suspend para sa kampanya ay kulang pa kami ng ilang pirma. Masaya ako na yung isa sa mga kasama ngayon ay nakalagda rin nung nag-resume kami para sa huling 2 linggo. Pero sa huli ay in effect naging desisyon ng Senado na hindi ma-sponsor yung committee report na iyon sa floor. Sayang din, ano po, kasi pwede sanang ma-interpolate, pwede sanang ma-amend, at inasahan namin noon ma-adopt ng Senado. So, gayunpaman, kung may mga new matters na kayang ihain sa 19th Congress na Senado, ay wala namang kung nagpipigil sa Senado na aming buksan yan ulit, investigahan pa ng kahit kaunti pa, at magsumite muli ng isang draft committee report para sa adoption ng Senado. So ang nangyari, hindi na pag-uusapan ulit ito. Meron kasi mga senador daw, member ng Senate Blue Ribbon Committee, na sinasabi nila, kung aalisin yung portion dyan na ihabla si President Rodrigo Duterte, pipirmahan namin yan. Pwera lang yung portion na yon. Pero ang problema kanyo, ni hindi pala na-discuss kung sa floor para mapagkutuhan yun na gusto niyo bang tanggalin ito or ano, yung mga ganun, diba? Opo. Well, ganun po talaga tuwing may committee report sa anumang investigasyon namin, lalo na ng Blue Ribbon, na may sariling paghusga talaga ang bawat isa sa amin kung pipirmahan namin ang committee report tulad ng ginawa ko at ng buong minorya or hindi tulad ng ilang mga kasama. At ginagalan ko yung kanilang desisyong iyon dahil baka sa tingin nila ay wala pang sapat kaming ebidensya para ilagay yung ganoong finding. Pero totoo, sayang at hindi na-interpolate at na-amyendahan sa floor. Talagang sayang talaga, no? Kaya umaasa nga ako na kung may mga new matters talaga na pwedeng ihain sa Senado, ay pwede pa rin kumpletuhin yung nabitin na prosesong iyon ngayong 18th. What are examples of new matters, Senator Risa? Well, kung mayroong lalapit ulit na mga saksi, kung mayroong mag-come to light ulit na mga bagong piraso ng ebidensya, no? Kasunod ng napakaraming naiungkat na namin, yun po. Any of those could be cause para kahit sino sa amin sa 19th Congress ng Senate ay maghain ulit ng resolusyon para sa atensyon ng Blue Ribbon Committee. Or even tulad ng ginawa namin noong 18th, motu proprio yan ginawa ng Blue Ribbon eh, hindi na naghintay ng resolusyon mula sa isa sa amin. Pero kung wala pong mangyaring ganun, in the meantime, wala mangyaring ganun, so yung mga Lamborghini nila, yung mga ano nila, kanila, talpalin yun, ano po? Walang hahabol doon sa hindi nabayarang buwis, ganun po ba? Well, ito, naalala ko nung kasalukuyang dinidinig namin yun namang pastilla scam, halos 2 taon din iyan, ay kumilos na rin motu proprio yung mga executive at constitutional bodies tulad ng NBI, yung Bureau of Immigration mismo, pati ang DOJ at maging ang Office of the Ombudsman.
habang ginagawa namin yung pagdinig sa Pastillas, nagdaos na rin sila ng kanilang mas malawak na investigasyon, nag-disciplinary action na sila sa ilang mga tao, inaresto nila yung at least isang tao, kinasuhan. So ngayon pa lang, sa dami ba naman ang aming findings dito sa formally scandal, ano po, ay walang nagpipigil din sa mga constitutional at executive bodies natin, kilusan yung mga Lamborghini na yan, yung ibang mga ebidensyang naiibo publiko, pwedeng burahin sa ating kaalaman at alaala, ay pwedeng kilusan yan. Pero pinagbawalan nga yung mga executive officials na dumating sa mga hearings nyo. Opo, nitong palabas na administrasyon at hinamon namin yan, sinight namin na doon may ruling mismo ang Korte Suprema na may limitasyon ang executive privilege at kahit yung ibinigay nilang mga kondisyon para gamitin ang executive privilege ay hindi nag-e-exist dito sa sitwasyon noon ng formally investigation. So, yun ay sigurado ko batid din ng papasok na administrasyon dahil yun ang sense of the Senate. Hindi lang ilang mga individual naming senador pero ng buong institusyon. Okay. Thank you very much po, ma'am, sa pagkakaroon ng mga issues. Ano, ang ganda ng discussion natin. And we're looking forward to the 19th Congress. Salamat para doon. Ako rin po, and pakisubaybayan niyo po kami. God bless and mabuhay po. God bless you. Mabuhay po kayo. Senator Risa Hontiveros. Sa pool ni Jarius Bondo. TWIZ. At ngayon, balikan natin ang programang Sabog ni Jarius Bondo. 9:47 na agad. Basahin ko nga itong isang text. Very alarming naman ang food shortage situation ng country, sabi ni Veronica. And it's truly ironic that we have the knowledge to teach others, but our own production is basically nil that we need to import from the people we taught. Oo nga. Talaga, ano, yung pinag-usapan natin kanina, pero mo na dito, International Rice Research Institute, pero kapos tayo sa bigas. 60s yan. 60s na napaka-popular. Oo, oh, hanggang 70s, 80s. Mm-hmm. Ang nangyayari pa nga, di ba, ngayon, biggest rice importer na ang Pilipinas, 2 million tons. 2 million tons a year ang shortage natin. Kumpitin mo nga sa kilos yan. 2 million times 1,000? Oo. Edi, dagdagan mo ng 3 pang zero. Teka, mahina. 2 bilyong kilo. 2 bilyong kilo ang kailangan natin i-import taon-taon. Pero mo, no, tapos dito rin yung SIFDEC, Southeast Asia Fisheries ano, Development Council ng ano to, no? Mga iba-ibang bansa rito sa Southeast Asia and Oceania sa Pacific Ocean. Dito ang ano nila, sa Iloilo, ang headquarters niyan. Pero kapos tayo sa isda. Kapos dahil, well, maraming rason dyan. Mm-hmm. Yung isa ay yung hinahagad ng mga Chinese Maritime Militia tsaka Coast Guard tsaka Navy yung ating mga mangingisda mismong sa karagatan natin, sa West Philippine Sea. Nag-i-impose pa ng ban. Ano? Mm. Tapos, maraming nasira dahil doon sa last decade, ano, na puro nagdidinamita, naglalaso, ano, buti na, ano na ngayon, no, nababawasan na. At saka, naiba na rin ang mindset ng Pinoy fishermen, di ba? Alam na nila na it has to be sustainable, it has to be protected. Oo, sa maraming, ano nga ngayon, tabing bayan, mga mangingisda mismo ang bantay-dagat na ngayon, ano, mga kabataan nila, mabuti naman yan, ano. Kaso, ang epekto naman ngayon din, hirap na hirap din yung mga mangingisda natin dahil ang mahal ng fuel. Mm-hmm. Oo, para sa mga bangka nila, sa mga motor ng mga bangka. Kaya hirap na hirap din silang mangingisda dahil wala naman tulong sa kanila sa fuel. Tapos nag-i-import pa yung gobyerno, kaya nawawala sila ng gana. Pang ano lang, sabi nila, sige, manghuli tayo, pang subsistence lang natin para sa ating kain na lang. Mm-hmm. No, kinakapos tuloy tayo. No. Plus yung ano natin, yung umiinit yung dagat eh. Yung pa isang climate change din eh. Nagiging problema rin natin yan eh. Mm-hmm. Tapos yung bagyo, pag nabagyo ka, wasak yung bangka mo. Mm-hmm. Hindi ka naman natutulungan na mag-ayos. Mag-i-import ulit ang... mm-hmm.
Nandyan lang naman yung isda. Pero sasabihin, oh, para matulungan natin yung mga mangingisda natin, mag-import tayo. Hello? Ang pagtulong dyan, tulungan natin sila mag-repair ng mga bangka, di ba? Yun ang mga... knee-jerk reaction, naka-default. Any problem ang solusyon. Diba, naging programa natin recently yung ano, tumulong. Hindi na siya, ano, si Asis Perez, dati siyang director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pero nung nagkabagyo nito ng administrasyon ni Rodi Duterte, ang daming bangkang nasira dyan sa Southern Tagalog, Bicol area, no? Tsaka sa Eastern Samar. Diba, gumawa sila ng programa at nanawagan pa nga rito sa Paul para sa tulong, ano, hanggang sa abroad, para tulungan sila, nangangalap sila ng pondo para mag-repair. Yung mga kahoy, marine, marine plywood. I-replace yung mga motor. Oo. Okay, tsaka yung mga pintura, tsaka yung pangbili ng pako na ano, copper nail, kasi dapat yan para hindi kinakalawang, eh. Diba? Tsaka yung mga pang-glue ng mga kahoy, yun, ano. Eh, ganun dapat ang kailangan, ganun, ang ginagawa. Okay na sana tayo sa supply ng tilapia at bangus, di ba? Oo. Parang, rotational, as you said, halos backyard guard, fishing night. Oo. Ang mga malalaking balaisdaan, ano, sa Central Luzon, Bulacan, Pampanga, sa Taal, sa maraming lugar, hanggang Samar, ano, hanggang Mindanao, punong-puno yan ng bangus, tsaka tilapia, na nire-rotate yan, eh. Good for 7 months, eh. Aanihin mo ngayon ito, ngayong buwan ito, eh, sunod-sunod, araw-araw, pwede mong anihin itong pitak na to. Magpupunla. Oo, tapos habang lumalaki sa kabila, next month naman, itong pag naagad mo na itong pitak na ito, for this month, halimbawa ngayong Hunyo, next month, doon ka naman sa kabilang pitak mag-aani, ito naman, papupunlaan mo na. Tapos pag naubos mo na rin yun, merong ano, good for 7 months nga, eh. Eh kaso, hindi pinapansin ng gobyerno na marami tayong isda na nasa mga palaisdaan, sa Taal Lake, sa Pampanga, Bulacan, sa mga fish pens, import ng import. Eh, nakakatawa nga itong huling reason kung bakit nag-import, eh. Tumaas daw kasi ang presyo ng bangus. Eh, ang bangus dito sa Pilipinas yan. Tumaas daw ng 20 pesos isang kilo. Eh, kaya kailangan, 10 hanggang 20 isang kilo. Kaya kailangan mag-import ng galunggong, bonito, kung hindi lang nakakaiyak, eh, no? Mackerel, sardinas, tsaka ano pa, yung tulingan. Biro mo saan? Eh, bangus, wala ang problema mo. Bakit ang ini-import mo mga kung ano-anong mga pagkain na ninakaw ng China sa atin at nilagyan ng formalin tapos binibenta uli sa atin? May mga comments, ano, tungkol dyan sa pag-import mo ng isdang galing sa ating West Philippine Sea. Bakit, ang sabi pa nga ng iba, if we don't buy, if we don't import those, hindi daw yun huhulihin ng China, ng mga Chinese fish. Kasi hindi daw nila kinakain. Hindi nila kinakain. Yung kinakain nila, exotic. Ang gusto nila, yung palikpik ng pating. Kaya ang dami namamatay na pating, nasisira rin yung balance of nature, yung ecosystem, eh. Natatapyasan nila ng palikpik yung pating, tapos ihahagi sila sa dagat. Eh, paano panlalango yun? Di ba? Kaya kung may mga... Diba, yun ang kinakain nila. Tsaka yung mga mameng, yung mga nakaw din dito. No? Nakaw din. Oo. Okay. Yun ang kinakain nila. Hindi sila kumakain din yung mga maliliit ng galunggong, yung binibenta sa atin. Wala, hindi na ano yan. Hindi lang pinapansin yan, yung bonito, yung... Ewan ko ba? Ay, napagrabe talaga. Yung balance ng pating. Meron nga ako natanggap na text, eh. Kaya daw siguro hindi sumisemplang yung mga Bombay sa motor kasi maraming may balance sa kanila. Uy, walang ganyang biro. Racist yata yan, ha? Hindi, joke lang. Okay. Galing kay Ramon Abadillo. Magandang umaga sa Paul sa DWIZ 882. Morning, Ramon. Benito Castro. Uy, ang ganda ni Miss Marisa, pati ang boses. Love you. Kay Roberto Tapia. Ang ganda naman ng intro music mo, very timely talaga. Watching always from Tonsuya, Malabon. I would like to greet myself advance birthday on Tuesday, 7th of June. Oy, happy birthday, Roberto Tapia. Sana ay more blessings will be showered on you. Since you're greeting yourself, magpapansit ka rin sa sarili mo. Yun ang next. Uy, happy birthday. Huh? Sabi ni 2652, magiging kalakaran na ang ganyan dito sa ating bayan. Ano na nangyayari sa family? Wala. Bakit? Kawawa ang mga taong may malinis na budhi, namumuno
namumuni ni mga evil forces. Crime pays. Correct. Ngayon ang kinikwento natin kanina, opening natin, di ba? Diniscuss natin yung nangyari kay June Lusada na whistleblower to, dun sa National Broadband Network ZTE Corporation deal, ano, na merong pagad ng, ano, ng 200 million dolyar o 10 billion pesos na kickback. Tapos the same year na pinalusot ang mga big fish. Siya naman sinintensyahan. Grabe ang timing. At ngayon, nasa NBI siya, ililipat na raw sa Bilibid. Grabe. Okay. Galing kay Oka ng Infanta, Justice Carpio impressed that the position of a president is crucial in asserting our sovereignty over the WPS sa Tagalog. Kung gusto ng presidente na pagbawalan ang mga Chinese, ay marami ang paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ang isa ay pupulbusin daw tayo ng China sa isang gyera. And on another issue, si Oka, the voting between the multi-party system and two-party system during the crafting of the People Power Constitution must be reviewed in the light of the situation now since the multi-party system won by one vote only over the two-party system. Si Christina Irene, good morning po sa inyo. Maulan po dito sa Singapore. Oy, magpayong! Ramon Abadillo, happy weekend. Stay safe. God bless. Si Maria Maghanoy, mas malaki pa rin ang amount na gold, ng gold bars na secretly kinuha sa Central Bank of the Philippines at dinala sa Thailand na sequester. Ngunit hindi ibinalik sa Philippines, kundi dinala sa Barcelona. Wow, Maria ha! Meron ka palang pang-scoop dyan. Barcelona, ha? Makapasyal nga ron. Tingnan natin. Balikan natin sino yung bumabati from Singapore. Sino sabi maulan daw doon? Teka. Balik. Si Christina Irene. Christina Irene. Hello. Ingat lang dyan. Uy, taon-taon sa Singapore, nagiging mausok. Tagka nagsusunog na ng mga gubat doon sa katabing isla. sa Malaysia at Indonesia, yung katabing isla nila, yung Borneo. Ang hirap pag tag-ulan. Hindi naman siguro nagsusunog ano, pag tag-ulan. Okay. Salamat. Thank you for giving us company. Ay, pakinggan niyo itong ating last song. Ito ay by the VST and Company. No, alam niyo ba kung ano yung VST? Sige nga. 1977 pa itong kantang ito. 78. Kasi... ano lang, no? Naisip lang namin patugtugin ito. Kasi namaalam na si Senate President Tito Soto sa Senado after 24 years of being a senator. Ooh. May pagka-emotional nga raw yung pamamaalam niya dun sa mga kaibigan niya, mga kasamahan niya ron. Sabi niya, 24 years din ako nagsilbi rito, paalis ako ngayon. Ano? Yung BST and Company, ibig sabihin nun, Vicente Soto III. si Tito Soto. Oh. Oh, Vicente Soto yung lolo niya, that senator din. Uh-uh. No, tapos yung tatay niya, yun ang junior, tapos ito siya ang pangatlo. Mamaya pakinggan nyo. Okay. Thank you for keeping us company. Thank you sa ating mga sponsors and guests. Sila former Associate Justice ng Supreme Court Antonio Carpio, Wilson Lee Flores, and Senator Risa Hontiveros. At sa ating technical support, kila Winner Contehino, Maze Aliño Dayon, news writers Abby Aliño Angeles and Gilbert Perdez, at sa social media sila Kim Gomez, Joanna Luna, and Jai Rojas. Samahan niyo kami ulit next week. Jarius Mondo, parang papaalala, magdasal tayo palate para tayo nakipagkwentuhan sa Diyos. Thank you. Have a good day. Abangan, kasunod po kagan natin sina Jerry Flores and Sally Ortega Bueno sa Mr. Taxman. Sumain niyo ang Sapul ni Jarius Bondo hanggang sa susunod na Sabado. Muling abangan sina Miss Marisa at ang inyong batikang kolumnista at iskupero, Mr. Jarius Bondo, sa programang Sapul ni Jarius Bondo.